Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dito tayo ngayon para share ko sa inyo ang recipe ko ng shrimp, ang tawag doon? Creamy shrimp carbonara. So yan, first time kong gagawa ng vlog habang nagluluto. So try natin kung maganda kakalabasan. Pero sigurado ako masarap ang ilulutuin. So tune in at panoorin nyo ang nasa katapos-tapusan. So pinalaw na alas na sa stress. Come here, girl. Papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga gamitin natin ingredients. So natin ka naman dito. So una, syempre yung ating ipon na gagamitin. Medyo malaki-laki na siya, so supo na ang tawag sa kanya. So yung ating cornstarch. Kailangan natin ng salt. Onion. Evaporated milk. Kailangan natin ng mushroom. At ang ating butter. Green. At yung ating pasta. Kaya naman, ito pwede natin gamitin sa kanya. So, meron mga suggestion na gumamit ba medyo malalapad ng konti sa gagamitin carbonara. Pero, okay na to. Para sa akin, okay na to sa recipe na gagawin ko, okay na to. So, yan. So, umpisa na natin. Ano natin gagawin ay, hindi mo na tayo sa ipon, ikuha tayo ng tinatawag na shrimp broth. So, pwede lapit-lapit natin ng konti at ipokas natin sa water. So ito ang gagawin natin. Alisin muna natin yung mga ulo na yan. Ayan, iwalay natin ang katawan ng hipon. So ito, mabuti ha. Oops. Ayan. Ayan sila. Sa katawan yung iwalay natin. So yung ulo dito. Nakakita ninyo parang buong kapatid. So it's just very simple like that. Ayan. Isang may natanong sa akin, sir. Kailan natin gawin. Pero hindi lahat nakakain ito. So masarap ipapagalaw ay nakain na siya. Kaya kita nyo. So tapos na natin siyang ikuan, itanggalan ang ulo sa kanyang katawan. So gawin natin, gagamitin natin itong pipe ng aking kutsilyo para pandikdik sa kanya. Kasi gagawa nga tayo na tinatawag natin shrimp broth. Yan, hindi na siya. Ang shrimp broth ang magpapasarap ng lasa ng ating kuan, ng ating shrimp carbonara. Nandito talaga sekreto niya rin sa kanyang shrimp broth. Kapag kasi plain na gagamitin natin na katawan lamang ng ating dito ng ating hipon, ma-achieve naman natin yung lasa ng hipon, pero hindi siya yung ganun kalasa. Na mas maganda, ang gagawin natin ay magawa tayo ng shrimp broth. Papakuluan natin siya. For about 10 to 15 minutes din para mas lumabas yung kanyang katas. So, minsan kailangan talaga natin, guys, mag-antay. Sabi nga, pero masabihan, ang tunay na lalaki, marunong mag-antay. So, mag-aantay tayo. Ano bang aantay? Aantay natin yung tiniluluto. Bakit? So, maya-maya lamang ay ilalabas na yung katas niya. So, tatakpan muna natin para mas mabilis. So, ito, nakaready natin. Ayan. Ito natin ngayon na itsura natin yung shrimp broth. Ganito maging itsura niya. Pause. Ayan. Ayan ang ating shrimp broth. Medyo halo-haloin muna natin siya ng konti. Ayan. Sina, sarap. Amoy. So guys, ito. Tingnan mo buti. Ito yung mapapasarap ng ating shrimp creamy carbonara. At maninamnam ang amoy niya. So, next natin ay so yan, ang gagawin naman natin ngayon ay isi-set aside muna natin yung ating shrimp broth at babalat na natin itong ating, yung katawan ng ating hipon. So babalat na natin, medyo matrabaho pa babalat. Yan, gamitan natin ang chilyo. Thank you.
Ayan, tapos na natin balatan. Ang gagawin natin sunod ay hugasan natin siya. At i-ready na natin ang ating sauce. Ayan, nabanoan natin yung ating pagkatawa ng ating hipon. Ito siya gagamitin natin yung main ingredient niya. Next naman natin gagawin na ipiprepare natin yung ating sauce. Sakit sa mata? Ano ba kong iwanan? Sarap naman ako magbahay. Nice. Lahat ito palang nagawang ano? Ang dami ko ito niyo ang sibuyas. Parang ako sa brata. Ano pala ganyan? It's my baby. It's my love. It's my baby. It's my love. Lamang sa inyo. Kung walang butter, pwede naman ang ano, cooking oil. Pero mas mali naman kasi mas masarap kapag butter ang pating ito. Tanda ang mabuti kapag ikinukuha kayong mga gamit, ingredients, be sure na isin nyo din. Para susunod na ninyong gamitin siya, ayos pa siya at hindi siya may spoil. Sige natin ang ating mushroom para sa ating power. But oh, yung nga nagkukwento ko man. Tapos hindi pa maluluto ngayon ang ating ito. Ang araw pa. Dito sa red, wala ng power. Dito na tayo. Hindi na natin buhat kasi wala naman tayo pang pagkakalitan. Hindi natin pipitinin na natin mga kasun na mga bento na natin. O pagluluto ninyo yung mga hilya, huwag hindi pipitinin na yung mga ating na masarap-sarap naman. So shoutout sa aking mga pisa na rodahan yung pagluluto. Pakitaran! Yan! Ayos ka pala! Yan! Papakita mo yung sarili! Yan! Ayan dito sa aming sitya masaya dito. So pagka medyo okay na yung ating ano, yung ating mushroom, lagyan na natin yung ating hipon. Ito na kapag natin. Lagyan na lang siya. Malapaki ito. Nakita nyo naman, hindi natin siya ginayad buong buo. Pagmahal nyo, huwag nyo titipilin. Pagmahal nyo, hindi nyo titipilin. Tingin nyo lang yun, guys. Yun lang. Bure, enjoy nyo yung moment. Kasi hindi natin alam kung bukas, makalawa, nandal pa rin yan. May choice yan. So, may free will. Maraming tao, ano, nag-struggle ngayon sa kanilang mga relationship kasi minsan natatakot silang mawala. Tinitigilan nila, pinagbabawalan nila. Pero in reality, hayaan mo sila. Kasamahan mo, yun lang. Kaya yan, medyo malapit-lapit na to. So kapag medyo nag-yellowish brown na, pwede orange, ay mag-yellowish brown. Medyo orange-rich na yung ating hipon, gaya nito. Pwede na natin ilagay ang iba nating mga ingredients. Like cream. Pwede natin.
Tingnan natin natin yung box. So be careful sa paggamit ng ating mga utensils. Gaya ko, inaanap ko yung aking kanto yung hindi ko makita. So ito na lang gagamitin ko, Silvio. Ito yung mga madalas na ano, basic hacks. Life hacks para magbukas. So open mo yan. Mas maganda na open din yung kabila. Yan, kumbalsik. Nakita ko sa video. Sorry, sorry, akin. Baka nagtataka kayo, sir, paano ko mapapalapot yan? So, ilalagay na natin yung iba natin ingredients. Pinakagamitin kong main ingredients ay yung cornstarch. Yummy na siya. Sauce. So, pwede naman natin gawin yung ating pasta. So, ito at itong aking, hindi naman ito ilalahat. Siguro yung mga ano lang. Kalahating ano lang. Oo, nakakarangalian. Mamaya ka dyan! Mamaya. Mamaya. Siguro ganito kadami. Pwede siguro pa siito. Ang tangin magbabalitin yan. Dami ba ito? Dami ito? Dami ito? Kalahati lang. Dami madami doon siya kalahati lang. Ipigyan na natin kalahati. Kalahati. Hindi, okay na yun. Dami ko lang yung pagkakas. Dami na natin! Hindi natin tinitipid yung ating mga ano. Hindi, ilalahan natin po sa dami. Hindi ito nalito. Dami na po tayo sa dami. Dahil sinasabi ko sa inyo, ang tunay, pero sa time kong mag-vlog habang naluluto, hindi yan, kasi patama kami. Hindi, hindi patama. Hindi, wala naman, ganito karami ng asin ang nilagay ko. So, ano pong purpose niyan? Ba't nilalagay ng asin at mantika? Ang reason po niyan ay para hindi po kumapit ang ating pasta sa isa't isa. Sa isa't isa, dun sa lalagyanan, sa lutuan. So, malaking bagay na alam niyo din po itong mga life hacks na ito. Kasi minsan, may mga pasta na buo-buo. So, minsan, tataka kayo, bakit ganun ang luto ko? Dikit-dikit yung pasta. So, that's the very reason kung bakit ganyan. Natin natin kumulong ng konti. Yan ang aking. Ano ito? Nilagyan na natin yung ating pasta. Okay. Meron diba na ang ginagawa sa pasta ay hinuhugasan bago ilagay? Meron namang isa, diba? Nishunushoot ng diretso, no? Gamit ang ating lutuan, nilagay natin ng mantika at asin, nilalagay natin ito, papakuluan natin siya ng mga 5 to 8 minutes to 10 minutes, ganyan. Tapos, medyo pa minsan-minsan natin siya kakaluin para nakikita natin na nag-iwan-iwalin siya. Makikita nyo, nilagay ko na yung ano, yung pasta kasi nakulong na siya. So, antayin natin ng konting oras na gumawa yung ating pasta at ano, mga 5 to 10 minutes. At around 8 minutes siya. Tapos mo natin. So, may ano konti ay ating luha-luhin. Kahit siya ay meron, nilagyan natin siya ng mantika at siya ay meron asin, mahalaga pa rin na siya hindi na nakakaluhalo natin. Nababantay-bantayan natin kahit pa paano. Fine. After 10 to 15 minutes, pwede na natin siyang buksan kasi luto na yung ating pasta. Ayan. So, yung tsura niya pagkaluto na. Medyo mataba-taba na yung ating pasta. Kalimitan is na practice ng mga Pilipino para malaman kung ano kung okay na yung ating pasta. Is kumukuha ng konti at kinukurot. Kapag nakakat na, hindi naramdam na nila na hindi matigas at kung pwede masarap na siyang kagatin, tunguyain, ay okay na yun. Ayan. So, pwede natin tsura. Pwede na natin siyang i-strain. So, sa pagkakataong ito guys, natinatay ko yung apoy. Ready na. Gamit ako ng strainer na ito. Yung strainer na ito ay pang steamer sa nasyong. Ito ang gagamitin ko. Strainer. Pwede naman ganito na kaya medyo manipis na yung akin. At nilagyan din.
So bago ako naglagay ng lalagyanan, dapat ako nag-ready ng lalagyanan ganito at ininadirecta dito sa ating sink kasi para hindi siya makalat. So tamang-tama naman at fit ng ayos yung ating lalagyanan. Kasi medyo mabigat din yung ating pasta. So yan, ganito ang setup ng aking strainer. So depende naman sa inyo kung ano yung availability ninyo ng inyong strainer. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Para sa mga gustong magawa nito at prepare nila yung kanilang puta ganito para sa kanilang mga loved ones, basta i-enjoy nila yung pagagawa, don't be pressured, just wait ante-ante nyo lamang siya at syempre yung isipin nyo lang lagi na ginagawa nyo to para mapasya sila at so hopefully naman siguro matutuwa sila pag ginawa nyo sila ng ganito. And then, it does not need na may occasion para ipag-prepare mo ng food yung mga mahal mo sa buhay. So, just mag-cook for them, cook! Gan, sabi, hanggang may pagkakataon, enjoy. Gan, mahirap naman kasi pagkawala na. Sama mo na isipan yung pagluto. Pagluto mo siya. Birthday niya mga hindi, may occasion na wala. Just enjoy. Enjoy nyo na yung isa. Yan, dahil dry na siya, pwede na siyang iisalin. Isalin natin sa pagkakas. So dahil live tayo, at ayoko nang makukulit, ipakita ang mga audience natin. So, dinayan tayo ng ating mga makukulit ng mga pinsan. Nakita na kayo sa camera. So, magpakita na kayo. Ayan. Ito na yung ating creamy shrimp carbonara for 8 to 10 servings. Okay na. So dito na natapos ang ating video vlog, ang ating cooking first time. So sana nag-enjoy kayo dahil first time kong gumawa ng cooking video. Basta yun. So ayan, so goodbye. Susunod natin ang video na gagawin. Be sure to like, share, and subscribe for this channel para marami pa tayong video na gagawin. So papaalam ako ngayon. So ito na. So alauna, alas dos, alas tres. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy.